Rafi, ilan na ba yung mga naitalang nasugatan dahil sa paputok diyan? Alam mo, Henry, ilang araw pa bago ang bagong taon, pero ayon sa Department of Health ay may 5 tao na agad ang sasalubungin ang 2024 na may nawawalang bahagi ng kanilang katawan. Alam mo, nakausap natin yung isa naging biktima ng paputok noong 2018 at ang sabi niya ay hindi naman talaga yung sakit ng pagsabog yung pinakamahirap, kundi yung buhay na kaharapin oras na maghilom ang mga sugat. 5 taon na ang nakalilipas mula ng masabugan ng Goodbye Philippines ang nooy 12 taong gulang na si Rod matapos niya itong damputin sa isang kalsada sa Maynila. Ang pangyayaring ito habang buhay na niyang papasanin. Bukod kasi sa mga peklat ng sugat at sunog, naputol ang bahagi ng kanyang kanang braso at isang daliri sa kaliwang kamay. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag sa kamera. Matipid ang kanyang mga salita. Pero batid kung gaano kalaki ang naging epekto nito sa kanyang buhay. Pero kung nahihirapan si Rod, doble ang sakit nito para sa kanyang inang si Cory. Napakahirap ng sobra, lalo nga yung mga taong nag-aano sa kanya na ano yung siyang bulihin. Kaya lang, binibigyan ko pa rin siya ng lakas ang loob. Sinasabi ko nga, hindi lang ikaw nagkaganyan. Ang ganitong sitwasyon ang gustong maiwasan ng Department of Health kada taon, kaya paulit-ulit nilang inilulunsad ang kampanya kontra pagpapaputok. Sa kanilang pinakahuling ulat, 24 ang bagong kaso ng firecracker-related injuries kung saan 3 minor de edad at 2 matanda ang kinailangang putulan ng daliri, kamay o braso. Isinisisi ang mga ito sa parehong legal at illegal na paputok gaya ng boga, plapla, 5-star, Goodbye Philippines at Whistle Bomb. Mula na magsimulang mag-monitor ang ahensya, umabot na sa lampas 50 ang bilang ng firecracker-related injuries. Karamihan sa mga kaso nangyari sa National Capital Region, Central Luzon at Soccergen. Pero hindi lang lapnos at pagkaputol ng bahagi ng katawan ang maaaring maidulot ng paputok. Yung mga respiratory illnesses, nag-prepare kami niyan, pati yung mga injuries or illnesses, condition na natitrigger ng mga smoke ng ating mga firecracker. So yung mga nag-exacerbate yung mga hika. Isa lang ang East Avenue Medical Center sa daan-daang ospital sa bansa na naghahanda na para agapan ang mga posibleng maaksidente dahil sa paputok. Gaya ng pulisya, nananawagan din sila sa publiko na manood na lang ng fireworks sa mga designated community fireworks shows. Kung si Cory ang tatanungin, sana ay mas naging maagap siya noon. Hindi na kami nagpapaputok. Nagkakantahan na lang kami ng kapatid ko. Kainan doon sa bahay ng kapatid ko. Pagkatapos, matutulog na kami. Huwag lang sila magpaputok. Mga bata rin, huwag na rin gumaya para hindi rin sila maputulan ng mga kamay o namang mga mangyari sa mga katawan nila. Henry, sa mga susunod na araw ay inaasang ipapakita na ng East Avenue Medical Center at ng iba pang ospital sa iba't ibang bahagi ng bansa yung kanilang ginawang paghahanda. At ito ay para maging ma-inform na rin, no, yung ating mga kababayan kung saan sila tatakbo sakaling ang maging biktima sila ng paputok. Ang payo ng mga eksperto, kung sakaling mangyari ito sa inyo, ang unang dapat gawin o ang first aid ay hugasan agad ang apektadong lugar ng gamit ang sabon at tubig at saka dalhin sa pinakamalapit na pagamutan. Henry. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,